Hello mga ka-TechniServe. So welcome ulit ito sa ating channel. At ngayon sa ating video magkakaroon naman tayo ng ating first product review. At ang featured product naman natin ngayon is itong ating Carrier 0.75HP iCool Green Window Type Non-Inverter EC. At dito i-discuss natin yung product specification as well as the description, yung mga features niya, tamang pag-operate ng ating unit, and yung maintenance ng ating unit with this kind of model. So tara, let's proceed. So itong aircon na to, nabili na namin siya and ginagamit na namin siya for almost 3 months. And then once na nabili niyo siya, meron siyang kasama na owner's manual na kung saan nandito yung guide niya for operation and installation. Then meron din siyang, this is a remote operated aircon. Meron siyang remote control na card type, maliit and manipis lang siya. So pwede mo siyang i-operate through remote at pwede naman dito sa ating mga push buttons. Then as you can see, with this kind of unit, yung model na to, isa tinatawag na natin siyang tap discharge model. So meaning, yung labas ng malamig na hangin niya is dito sa top side niya. Commonly kasi, yung mga nabibili nating aircon is a side discharge. Lumalabas yung malamig na hangin dito sa side. Ano ba yung pinagkaiba ng top discharge sa side discharge? So as per Carrier, based dun sa design nila ng tong aircon na to, yung top discharge daw ay merong 20% wider air distribution compared dun sa side discharge. Meaning, pagdating dun sa buga ng malamig na hangin na nilalabas niya, mas malaki and mas malawak yung area na na-accommodate niya. Then, once tinanggal natin tong front cover niya, makikita naman natin dito yung evaporator side niya as well as yung kanyang multi-pore air filter niya, na kung saan doon natatrap yung dust and pollution ng ating room. So mamaya tatanggalin natin tong front cover at papakita natin yung side na yun. Then this unit is a new model lang din. So yung refrigerant na ginagamit niya dito is the R410A refrigerant, which is a good refrigerant na non-ozone depleting refrigerant and good for the environment natin. With regards naman dun sa dimensions ng ating unit, yung width niya is 47 centimeters while yung naman kanyang height is 35 centimeters. And the length naman ng unit na to is 52 centimeters. So yung pagbubutas ng pader para ma-install tong ating unit, hindi naman siya masyadong malaki with regards dun sa kanyang size na 0.75 HP. Itong unit na to, meron siyang nagpo-produce to ng power consumption na 580 watts. Then yung kanyang capacity nga, ang sinabi ko sa inyo kanina is 0.75 HP. With this capacity, yung recommended area para dito is 10 to 13 square meters. So yung room na pagkakabitan namin dito is yung floor area niya or room area is 10 square meters. Then kinonsider lang namin itong aircon na to kasi yung location ng room na yon is mas exposed siya sa sunlight. Yung window niya medyo malaki yung size, then nakaharap siya sa west side. So during peak hours, mataas yung heat na na-generate ng room na yon. So kaya kinonsider namin itong size na ganito. Then during operation ng ating unit, nagpo-produce siya ng sound level na 48 decibels as per the unit. So with regard sa size niya na 0.75 HP, tolerable and acceptable naman yung napuproduce na noise niya. Hindi siya maingay with regard sa size. So pag panag-usapan naman natin yung warranty ng parts and services nitong unit na to, pagdating sa parts and services, meron siyang 1-year warranty. Then with regards naman sa compressor, meron siyang 5 years warranty. So i-keep nyo na lang tong manual na to kasi pinapresent din to minsan for warranty purposes. Then sa tuwing bibili naman tayo ng ating aircon, lagi tayong makakakita nitong yellow tag na to. Na kung saan nakalagay yung EER ng isang unit or yung energy efficiency ratio ng isang unit. So with regards to this brand, Carrier, and this model with the capacity of 580 watts, meron siyang EER na 12.1 o yung kanyang energy efficiency ratio. So tip lang, sa tuwing bibili tayo ng ating aircon, the higher the EER, the better, mas mababa yung electricity consumption niya. So
Basta, i-compare nyo na lang yung EAR sa same capacity and same power input. So, 0.75 HP na may 12.1, hanap din kayo ng 0.75 HP. Pag mas mataas yung EAR na nahanap nyo, mas okay yun, mas tipid yun sa kuryente. So, during sa pagka-canvas namin ng aming aircon, with regards to this capacity na 0.75, isa ito sa may pinakamataas na EAR. Kaya, i-consider din namin tong unit na to sa pagbili. Pag-usapan naman natin yung features ng ating unit. So, with regards sa power saving features niya, meron siyang econo feature and the sleep mode feature. So, i-discuss natin yung econo feature. Ano yung econo feature? So, during operation, nag-set ka ng 24 degrees Celsius sa ating unit. Once na-reach na yung desired temperature na yon, yung compressor natin is mamatay for power saving purposes. And I think common lang din siya sa ibang air conditioning units natin. So, the second feature is the sleep mode feature. So, paano mangyayari yon? During operation, iset natin yung unit natin sa sleep mode. Meron siya dito sa ating remote control. Then, o kaya dito sa ating push button. Sleep mode natin siya. Then, ang purpose kasi nun, syempre, once the person is sleeping, yung activity is nalelessen. Then, yung heat na nag-generate ng ating katawan is bumababa also. Ang tendency, yung heat load present sa ating room is bumababa din. So, ang operation ng sleep mode na yon, for example, bago ka matulog, sinet mo siya at 24 degrees Celsius. Then, during sleeping, the first hour ng ating sleeping, yung unit natin ay automatically mag-a-adjust ng temperature. So, before you sleep, sinet mo siya ng 24. So, first 1 hour of sleeping, automatically magiging 25 siya, tataas siya. Then, in the next second hour, for the second hour, magiging 26 naman siya. Ganun yung operation ng sleep mode. Yung adjustment lang ng temperature is mangyayari for the first 2 hours. Para yung unit natin ma-reach na yung desired temperature at lower level para yung compressor natin will automatically shut off faster. Then aside from the power saving features niya, meron din siyang safety feature. The first safety feature ng ating unit is anti-freeze protection. Once na yung evaporator coil natin is nasa likod ng ating front cover, nagkaroon siya ng ice formation, automatically the unit will shut off. So binibigyan niya tayo ng warning na kailangan nating ipacheck yung unit kasi may problema once na yung evaporator ay nagkaroon ng ice formation. The other feature is cooling fail function. So it will alert us once the unit is not cooling. The other safety feature niya is yung ating ramp start function. So ano yung ramp start function? In case of power interruption, ang gagawin niya is i-delay niya yung compressor operation within 3 to 4 minutes to avoid a short cycling ng ating compressor. Kasi once na on and off si compressor with a short cycle, delikado din yon at masyoshorten yung life ng ating compressor. So isa siya sa mga protection niya, yung compressor delay. The other feature is the room sensor error warning. So ano naman yung meron doon? Nag-show siya ng warning when the system has an open or short circuit. So, lahat ng safety feature na yon, meron siyang code na lalabas dito. At para malaman nyo kung ano yung code na yon, makikita dito siya sa ating manual. Dito, nandun yung code and then yung problem kung ano yon. Tingnan lang natin dito. Then, bukod dun sa power saving feature niya, safety feature, meron din siyang other features like the turbo function. Yung speed ng ating fan in high speed rotation for 30 minutes. Para yung pagpapalamig sa room is mapabilis. Then after 30 minutes, yung turbo function is mababago depende dun sa setting natin. So yung fan natin ay meron siyang 4 settings na low, medium, and high rotation and the automatic rotation ng ating fan. Also, yung airflow direction niya is in 4-way direction for wider air distribution. Then meron din siyang timer, 24-hour timer. So, pwede natin siyang iset anytime within the day para mag-automatically off yung ating unit. So, magkano tong unit na to? During that time, 3 months ago, average price niya is 21,000. Then, nag-canvas lang kami and nakakita kami sa isang store na discounted yung price niya. Nabili namin siya around 18,000. And I think price naman niya with regards dun sa specification, description, and yung features na kasama ng unit is justifiable and acceptable naman. So, ang tanong, sulit ba yung pagkakabili namin dito? On my part, with regards dun sa function, features niya, I think sulit naman siya. And also, Carrier is one of the trusted brands.
Kasi matagal na sila sa air conditioning industries, madaming upgrade and modifications din silang ginagawa sa tuwing nag-introduce sila ng bagong unit sa market. Kaya may mga advanced features sila. Ito naman yung tinatanong ng karamihan with regards dun sa energy consumption ng ating unit. Simula nung nabili namin tong unit na to, with regards dun sa aming electricity bill, nag-increase siya ng 4 to 600 pesos. Based dun sa computation ng electricity consumption niya, nag-a-average siya ng 3 pesos to 3.5 pesos per hour. With regards naman dun sa electricity consumption ng ating aircon, I will make another video na lang para dun kung paano ang tamang pag-compute ng electricity consumption na napuproduce ng ating aircon para maging detailed siya at maintindihan natin ng buo. So, para hindi tayo maging bias at maging fair tayo sa ating product review, isang concern lang ako dito. Kasi I came from a maintenance field as a engineer and a technician. Na-handle din namin tong air conditioning units. So, concern ko lang dito is during cleaning ng ating filter, yung ating air filter. Na makikita natin siya dito once tinanggal natin tong front cover. Ito siya, sa evaporator side natin. Yung filter kasi nga, yung as nakita natin kanina, hindi, para siyang sponge type lang. Medyo manipis lang siya. And compared dun sa standard filter natin na yung screen type, na mesh type, mas matibay yung material niya dun kaysa dito. So, konting ingat na lang sa paglilinis ng ating filter. Ever na masira lahat to, hindi na natin siya may fit dito, may mabibilhan naman tayo na spare para dito. So, ito naman, tingnan natin yung operation ng ating unit. So, currently, tumatakbo yung compressor niya at pakinig niya yung ingay niya. Medyo tolerable naman at di siya maingay. Ito yung kanyang LED, naka-display dyan yung settings ng ating temperature, 23 degrees Celsius. Push button niya, fan, yung mode, timer, at saka yung pang-adjust ng thermostat natin, as well as the off button. Then aside from that push button, meron tayong remote control card type natin. May adjustment tayo ng turbo, econo mode, yung ating swing, timer, tsaka sleep mode. So, explore muna natin yung push button niya, kung ano mga meron sa kanya. So, dito yung adjustment ng kanyang temperature. Down, bababayin natin. So, yung pinakasagad niya is 18 degrees Celsius, yung hanggang kaya niya palamagin. At yung maximum naman niya is 30 degrees Celsius yung maximum niya. And kung mapapansin nyo, namatay na yung compressor natin kasi tinaasan natin yung settings niya. So, ito yung takbo niya if wala siyang compressor work. Fan, naka-fan lang siya. Ayun. So, balik natin siya ng 24. Okay. So, dito naman tayo sa fan. Ano bang meron sa fan? If pinindot natin si fan, ito yung fan 1, yung low rotation niya. Ito yung fan automatic niya. Then, fan 3, yung maximum operation, maximum rotation, and fan 2. Then, fan 1 ulit. And then, dito naman sa ating mode. Tingnan natin kung ano may meron sa mga mode. Ito yung cool. Letter C, cool. Ibig sabihin, tatakbo natin sa compressor. D, meron siyang dry mode. Yung dry mode, ginagamit natin siya during winter season. Kung kailangan lang natin ng hindi gaanong kalamig, dry mode natin siya for energy saving din. Ito yung fan. Fan mode lang siya. Then, set natin siya ng cool mode. Then, ito yung timer natin. Once pinindot natin sa timer, mag-adjust tayo dyan. 1 hour, 2 hours. If gusto nating timer yung operation ng aircon natin. So, back to zero na lang natin siya para walang timer. So, ito yung ating on and off button. Okay? Then, ito naman, explore naman natin tong kanyang remote control. Yung card type niya. So, this one, para naman siya itong fan type para sa fan niya. Fan 1, automatic, 3, 2, and fan 1. Ito naman plus minus adjustment ng temperature niya. Then for turbo. Turbo, may naka-indicate na T. Kung mapapansin nyo, bumilis yung ikot ng ating fan.
Ibig sabihin, for the first 30 minutes, naka-maximum rotation yung fan natin or yung fan 3. So, after ng 30 minutes, balik ulit siya dun sa original setting natin na fan 1. So, ang purpose niyang turbo, para mas mapabilis natin yung paglamig sa room natin. Then, after 30 minutes, back to normal ulit yung rotation niya. See, kung pinindutuloy natin yung turbo, nawala na yung fan 3 niya. Nag-fan 1 na lang siya. Ito yung economy mode natin. Letter E. Then, may mga swing tayo dito. Kung mapapansin nyo, dito sa ating remote, meron siyang swing. Ito. Pero dito sa type natin, na top discharge, yung swing mode niya is hindi gumagana. Kasi hindi siya available sa model na to. Yung swing mode niya is for side discharge lang. So, wala itong swing. So, meron tayong timer and then sleep mode.